Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat, pagluluwalhati at kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. I give double honor and respect sa ating beloved Honorable Pastor Will De Estrada Almeda. And we always treasure and cherish the blessed memories and teachings of beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, Lina C. Almeda. Beloved, happy birthday po in heaven at sa ating beloved Mama Dear. At sa lahat po ng mga beloved children at sa lahat po ng mga naririto ngayon, magandang hapon na po sa inyong mga minamahal kong kapatiran. Hallelujah, sadyang kaibuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Natotoo na noong mga minamahal, bago ako nakakilala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade, ako po ay member ng isang relihiyon kung saan doon din po ako po ay nagsisilbi bilang mga awit at ako rin po ay gumagawa ng mga ritual. Ako ay nagdadasal ng paulit-ulit, ako ay nagnonobena. Ngunit ang pagkakilala ko noon sa Diyos ay Diyos lamang na tatawagin mo lang ng miminsan. Ngunit dito minamahal, nung nakilala ko ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung gaano kalaki ang kapangyarihan at pag-ibig ng mahal na Panginoong Hesus, ganun totoo na binago ng mahal na Panginoong Hesus ang pananaw ko sa buhay, ang aking pamumuhay. Ako'y binihisan ng may kabanalan, mga minamahal, sapagkat noon, nawala pa ako sa mahal na Panginoong Hesus. Ako po ay madalas na nagpupunta sa mga clubs. Kapag may mga okasyon, ako rin po ay umiinom. Ngunit lahat po yan ay tinanggal po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Oh, hallelujah! There is Jesus! Upang maging kalugod-lugod sa kanyang banal na harapan, mga minamahal. May share ko lamang po, 1997, nung una ko pong nasumpungan ang gawain ito sa dako ng Cuneta Astrodome. Noong mga panahon po na yon, ako po ay pinanganak na may sakit po sa aking puso na tinatawag na mitral valve prolapse. Ang nangyayari po doon, ang blood flow po sa aking puso ay hindi po 100% na nagsisirculate. May mga pagkakataon po na nagba-backflow po ang circulation ng blood sa akin. Kaya po, nung ako po ay bata pa, sadyang mahina po ang aking pangangatawan at ako po ay hingalin. According po sa aming family cardiologist na ang sakit ko po sa puso na yon ay hindi na po gagaling at ako po ay naka-beta blocker maintenance habang buhay. Ngunit sa kahabagan po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay tumanggap ng bautismo sa pangalan niya, hallelujah, yan po ay instantly pinagaling po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, there is Jesus. Pinatunayan po ng echogram, ng 2D echo, na after po ng bautismo, yan po talaga ay clear. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit dahil po noon, mga minamahal, ako po ay nakabataan pa, hindi ko po nabigyan ng halaga ang pagtawag ng pinakamamahal na Panginoong Hesus for a long time, 18 years, mga minamahal, ako po ay wala sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kung kaya po, mga minamahal, ang sabi po na ang ating mga kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan at ng sakit at kamatayan, mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng sakit sa aking spine, sa lumbar area po, kung saan po ang from S1 hanggang L2 po ng aking lumbar area ay may herniation, may disc herniation po. Marupok na po ang likod ko. Kaya noon nang nagtatrabaho po ako sa call center pa, sa back office operations po, pag sinusumpong po ako ng sakit na yan, mga minamahal, ako po, ang paglalakad ko ay nakatungo at hindi po ako nakakakilos talaga ng mainam. Umaabsent po ako sa trabaho ng 3-4 days. Ganyan, mga minamahal, ang sabi pa ng orthopedic surgeon na kung gusto ko raw maging normal ang aking paglalakad, sapagkat dati talagang hukot ang aking likod, ang aking paglalakad, mahina, kusang tumutupoy ang tuhod ko dahil mahina nga po ang aking lower extremities. Ang sabi pa ng doktor, kailangan ko mag-surgery para ako makakilos ng mainam. Ngunit, kahabagan na mahal na Panginoon, muli niya akong tinawag 8 years ago, minamahal, sa dako ng Amoranto. Na tinanggap ko muli ang mahal na Panginoon, nagsisi sa aking pagtalikod at sa kahinaan, sa mga kasalanan, mga minamahal, patuloy na naglingkod sa mahal na Panginoon at ang sakit ko sa likod. Kahabagan ng mahal na Panginoon sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeda, pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus, glory. Ang mga minamahal, nung panahon na nagkaroon ng COVID, 3 years ago, kung saan ang mga kagaya naming nasa industry ng cleaning service,
pumupunta po kami sa mga home service po kami. So kami po yung nagpupunta sa customers para maglinis ng mga kung ano ipapalinis po nila. Nung panahon po ng COVID, humina po yung negosyo namin sapagkat hinihingan po kami ng vaccination card. Ngunit kahabagan, dahil tumimo sa aming mga puso at isipan ang pangaral ng ating bilawid pastor na ang gamot ay para sa mga walang faith, hindi po kami nagpapagamot na, o hindi po kami nagtanggap ng baguna. Bahala na ang mahal na Panginoon. Minsan, mga minamahal, talagang sinabi ng customer na kung bahala sa'yo, makakapasok kayo. Kahit, kasi upfront po, sinasabi ko po na pasensya na po, ma'am. Hindi kami makapag-provide po sa inyo ng vaccination card or vaccination certificate. We are members, Apostolic Christians of the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na sa mahal na Panginoon, Jesus po kami, nagtitiwala sa lahat ng oras. Hallelujah. May mga pagkakataon, pinapunta po kami ng customer. Sabi niya, sige, ako bahala sa inyo. Pumasok kayo rito. Ngunit, nung dumating po kami dun sa 4-star hotel, hinarang po kami ng guard. Hiningan po kami ng vaccination card. Hallelujah. At nung sinabi ko po yun sa customer, after 2 times, on the second time po, sinabi niya po, umakyat na po kami. Pagdating po namin dun sa kanyang unit, ang sabi niya po, alam niyo, akala po namin na siya po ay nagbigay ng yung financial para sa security, para lang kami mapaakyat. Ngunit, ang sinabi po ng customer, alam niyo ba na ang sinabi ko sa guard, huwag kayong harangan dahil sa Diyos kayo. Hallelujah, praise the Lord. Right, hallelujah. At napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yun ay pagkakataon na makapag-share po kami ng mga testimonies dahil ang beloved customer po na yun ay sadyang na-curious po siya sa pagkapit namin sa mahal na Panginoon. Yun po pala, two months ago, nung mga panahon na yun, ang kanyang beloved husband ay sumakabal ng buhay dahil sa sakit na colon cancer. At yun po ay naging pagkakataon na makapag-testify po kami ng isang testimony ng ating kapatiran na may ganun ding sakit. Hallelujah! Kabagay na mahal na Panginoon. Ang beloved ate, ang beloved customer, syempre po siya po ay may kaya sa buhay, nakatira sa malaking hotel. Tinanong ko po siya, ma'am, gusto niyo po ba magpanalangin? O sige, halika kayo, manalangin tayo. Hallelujah, habang nananalangin po kami sa kanya, mga minamahal, ang beloved customer po, ang beloved client, siya po ay lumuluha at tumatanggap sa ating pinakamamahal. Oh, dearest Jesus, hallelujah. Hallelujah, kabagan lang, mahal na Panginoon, mga panahon. Dati po, nung open pa po the Cancer Institute po sa PGH, nakakapaghayo din po kami doon. Hallelujah, at marami pong tumatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkakataon na maibigay ang testimonies po natin sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakilala sa ating dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, kung wala ang dakilang Diyos, kung hindi ako bumalik sa kalinga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, siguro sa mga panahon na ito, naka-wheelchair na po ako or di na po ako nakakalakad. Kaya po, pasalamat ko talaga, mahal na Panginoon, sa iyong kalakasan at lalo na sa kalakasang physical sa aming trabaho, sa nature po ng aming trabaho, gawa po ng sakit ko na yon, malamang hindi po ako makakakilos ng kung ano ang pagkilos ko ngayon. Kalakasang physical talaga, nanggagaling sa mahal na Panginoon. At maraming salamat po sa nakaraan kong karawan last Wednesday. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala po, pinakamahal na Panginoong Jesus. Physical, financial, material, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Purihin ko, Diyos. Hallelujah. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen.